Yo, what is happening guys? At nagbabalik ulit tayo dito sa Anime Adventures. Update 13.5. Akala ko, kasunod ng One Piece update, ilalabas nila si Zoro and Sanji or yung iba pang One Piece unit. Pero hindi, ibang anime yung dinagdag nila. Etong event, may bagong mga unit dito, mga waifu. Kaso hindi ko kilala tong mga to. Wala akong idea kung sino yung mga waifu units na yan. At hindi gem yung gamit para makuha tong mga to. Kailangan netong currency na to. So yung mythical PT dito is 100 raw. So kailangan ng mga 1,000 na ganito para makakuha ng mythical PT dyan. Pero may nabibili naman yan dito guys. Ito bagong dinagdag nila, which city portals. Ito merong nabibili kaso parang 250 lang yung pwede bilhin everyday. Bili tayo. Meron na tayong 750 grief seed. Pero I think nakakakuha pa ng mas maraming ganyan dito sa mga portal na to. Bili tayo. Dahil actually hindi ko pa sinusubukan yung portal na yan. Dahil hanggang ngayon, yung One Piece portal pa rin yung ginagrind ko. Umaasa pa rin ako na makukuha si Doflamingo. At eto na guys, meron tayong 750. Pero kailangan nga natin ng at least 1,000 na grief seed para sure ball na meron tayong at least isa na makukuhang mythical. Kung sakaling abutin ng PT, check nga natin yung portal. Tier 0. Ah okay, Cape Canaveral. So normal maps lang sila. Sige, testing natin to. Yup, sa mga normal mapa nga lang, wala siyang special na bagong mapa. Ala, iba pala yung mga kalaban. Mukhang troll yung kalaban. Mukha ng troll. Malaki yung binibigay na gold goods. So hindi naman sila ganun kakukunat, pero tier 0 na portal pa lang to guys. Uy, ano yun? Armor enemies. Nasaan yung bagong kalaban? Ayun! May bagong klase ng kalaban, merong armor, makunat daw to sa mga full AoE na attack kagaya nito ni Tengen. Pero hindi naman, pero tier 0 nga tong portal na to kaya sobrang lalambot lang ng kalaban dito guys, hindi kailangan pag-isipan. A little later. Wave 15, meron ng boss, so maganda dahil hanggang wave 15 lang magiging mabilis yung pag-grind dito. Sino tong kalaban na to? Mukhang zombie. What the? Zombing may torotot sa puwet. Nakakabingi yung utot siguro nito. Ano kaya anime to? Wala akong idea guys. Pakicomment nyo naman dyan kung anong anime batong napasukan natin. Victory! Madaling-madali lang. Tier 0 portal. Easy! And soul candy? Bakit soul candy? Ayun! May grief seed na nakukuha nga. Kaso dalawa lang. Uy! May libreng portal! Di natin kailangan bumili ng portal. Nagbibigay ng libreng portal kagaya dun sa Demon Academy portal dati. Okay, nice yun. So, tier 1 yung nabigay sa ating portal. Pero I think, hindi na muna tayo mag-grind dyan. Dahil bukod sa hindi ko sila kilala, hindi ko alam kung worth it ba i-grind tong mga units na to. Pero sigurado, kukuha tayo ng mga units dito. Hindi man natin makuha lahat. At least kukuha tayo dyan kahit papano. Pero sa ngayon, ang ginagrind ko kasi talaga, eto ang mga puppet portal pa rin. Dahil gusto ko talaga makuha si Doflamingo. And actually, pupwede na natin ma-evolve si Luffy. Yun, mas trip ko pang i-evolve yun kaysa dun sa mga bagong units na yun. Si Luffy, kilala ko na yun eh. At I know guys, late na ako sa pag-evolve na ito. Maraming ganap ngayon na nangyayari sa paligid. Pero at least, ito na, ma-evolve na natin. Luffy, Gear 4, evolve! Let's go! Yun ah! Kaso kinakabahan ako, ano kayang stat yung nakuha natin kay Luffy? Ano kaya? Oh, A lang yung damage. Wow! At sige, evolve na rin natin silo. Ayan, meron pa tayong stars. Evolve! Let's go! Isa sa mga meta sa mga One Piece units. Lo, kamusta? Oh my god! B plus yung range. Ang saya! Yung SPA, okay. Yung damage, bruh. Yung range, oof! Pero anyway, eto na nga si Lo guys. And eto naman si Luffy, evolve. At excited na ako makita kung gaano kapek malu si Lo at Luffy, evolve. Eto na guys, naka-deploy na si Lo. Ayan, line AoE pa rin, or I mean cone na line na manipis. And injection shot pa rin yung skill niya. Ang bago lang dito, meron na siya agad skill. Meron siyang shambles, wala pa tong upgrade guys. So baling stat niya, wala pang upgrade, level 100 low, 10,000 damage, 7.3 attack speed, 18 range. At ano kaya tong skill niya na to? Shambles, ano yan, makikipagpalit siya ng pwesto sa kalaban. Testing nga natin. Shambles. Oh! Binalik niya yung kalaban. I mean, para siyang knockback nga. Pero hindi siya literal na knockback. So, teleport back yon.
So technically, para siyang knockback. Pero hindi siya palagi dahil nagko-cooldown yung skill kung makikita nyo guys. Pero parang saglit lang ah. Parang 1 minute or 2 minutes ata. Tapos may nakalagay ditong switch. Pwedeng i-on. So automatic siguro yan. Pagka nag-cooldown, gagamitin niya na yan. Automatic. Pag ganyan. Ayun na, magko-cooldown na. And yes, automatic na ginagamit niya na yung shambles kapag naka-on tong switch na to. Ayos yun, may bagong mechanics dito kay Lo. Toggle on-off ng skill, okay. Radio knife, ito yung bumabaliktad siya. Hiwa-hiwa, sabay baliktad. Ayun, counter shock. Ito na yung kuryenteng skill niya. I-upgrade pa natin to guys dahil may bago siyang skill. 6, 7, oh, gamma knife nga yung bago niyang skill. As expected, ayan yung ultimate skill niya. Gamma knife. Oh, grabe. Mas malaking kuryente. Pero anong ginawa niya? So, isang slash lang rin pero mas malaki lang yung kuryente. Circle AOE pa rin siya. Bakit naman ganon? Sana naging full AOE, no? At napaka-intense ng effect ng attack nilo. Gamma knife. Nagpa-pulse na kuryente. Upgrade 10. Ayun! Upgrade 10. Max upgrade na siya guys. At eto na guys, ang final stat nilo. Level 100. Max upgrade. 145k damage. 6 attack speed. 34 range. So palusutin lang muna natin yung kalaban guys. Dahil gusto ko matry to. Max upgrade natin. Eto na, nakalusot na. Shambles natin. Shambles. Oh my god. From dito, bumalik hanggang dito. Pag naglagay pa tayo ng isa, naka-cooldown din yung shambles. So, global cooldown siya. Pero mabilis naman yung cooldown ng skill niya. Parang around 2 minutes. Isa pa, try pa natin yung shambles. Shambles! Oh my god. Lahat ng kalaban na nasa loob ng range niya, bumabalik. Yung mga banda rito, nag-teleport back, papunta dito. Yung mga banda rito, nag-teleport back, papunta dito. Napakalupit na ito nilo, lalo na kung ipapartner natin sa mga full AOE unit kagaya ng Escanor or Tengen. Napaka-deadly combination nun. Pero, move on na tayo kay Lo dahil papasok na po ang bida. Si Monkey D. Luffy, guys. Eto na. Excited ng sumuntok. Boom! Evolved Luffy Gear 4 naka-deploy na guys. Excited nang sumapak. Kita nyo ba yung mukha na yan? Ito yung stat ni Luffy, level 100, wala pang upgrade, 11k damage, 6.4 attack speed, 18 range. Lipat natin dito. Upgrade Kong Organ. Nakita na rin natin yan. Ayan, yung parang Gatling niya. So upgrade pa natin, upgrade 3, 4. Kong Gatling. Ito yung parang Jet Gatling version ng Gear 4. Ayan. 7. At ito na yung King Kong Gun. So as of now, yung skill niya na to, multi-hits to. At nabasa ko sa comment nyo na kapag na-evolve siya, etong King Kong Gun, hindi na daw multi-hits. Mukhang totoo yun dahil etong ang King Kong Gun, isang malakas lang na suntok. Kaya upgrade na natin guys. King Kong Gun, Circle AOE pa rin. Ayan. Oh! Ah, grabe. Tumatalon siya. From him papawid yung suntok. Ayun o. Oh. Oh my god. Hoy, naglalaga ko. Antindi ni Luffy. Oh, man. Sheesh. One hit na nga lang siya, guys. Hindi na multi-hits. Napakalakas ng damage. 142k. Hindi pa max upgrade. At napakalaking circle AOE. At yun nga, habang lumilipad siya, lumolobo yung braso niya. At yon yung pinangsusuntok niya. Hindi pala pinapalobo yung braso niya. Parang kinocompress niya yung muscle ng braso niya para magkaroon ng malakas na puwersa or buwelo. 9. Oh man, meron pang upgrade. 10. Upgrade 10. Max upgrade na rin siya at napakalakas ng damage. Teka lang, silo. Napag natin ulit. Testing natin kung hybrid. Hindi siya hybrid guys. Etong Sulupi, balita ko hybrid daw to. For the strongest, weakest, and meron siyang flying na priority. Which means hybrid to guys. So eto na ang final stat ni Luffy Evolved level 100 max upgrade. 184k damage, 6.4 attack speed, 37 range. Silo, ang pwedeng ilagay is tatlo, di ba?
Pero itong si Luffy, apat ang pwedeng ilagay, guys. Kaya more firepower. Ang maganda pa doon, hybrid siya, guys. Pero si Luffy, nagiging hybrid lang kapag na palabas na yung skill niya na King Kong Gun. Ayan, yung King Kong Gun, ayan yung hybrid skill niya. At yan ko lang napansin, pag ginagamit niya yung King Kong Gun, nag-i-splash yung Conqueror niya. Ayun, kumakalat. Astig ng effect nito. At finally, pagkalipas ng mahabang panahon, na-evolve na rin natin at nakita si Luffy at Law. Si Law, must-have unit para sa shambles niya. Magagamit to sa mga dungeon run. Lalo na kasi kahit wala pa siyang upgrade, meron na siyang shambles. Si Luffy, okay din siya. Malakas yung damage at hybrid. Kaya must-have tong dalawang unit na to. Kaya kung wala pa kayo, kunin nyo na. Try nga natin tong bagong banner na to. Baka sakaling makakuha tayo. Isa. Unang subok. Boom! Bakayuya.